ba iniiwan ng mga babae ang mga lalaki kahit sila ay kasal? Kung tutuusin, vice versa po yan, hindi lang naman po ang babae ang naiiwan sa lalaki. Lalaki din po ang madalas ang naiiwan sa babae. Pero marami pong mga dahilan kung bakit po nauuwi po sa hiwalayan o iniiwan po tayo ng mga partners natin. Napakarami pong dahilan. May maliit na dahilan, may malaking dahilan. Iba-iba po yan. Kadalasan po kasi is yung communication. Malayo yung isa, natukso yung isa, hindi marunong mag-forgive yung isa. Yun po yung mga dahilan. Yung lalaki is walang time sa babae. Ganun din yung babae, walang time. Isa po yan. Nawawala po yung respeto sa bawat isa. Yan po yung mga dahilan kung bakit po lumalayo yung isa. Kaya nga po, sa pag-aasawa, wag po kayo magmadali. Pag-aralan niyo po muna. Sabi ko dun po sa mga una kong topic po na kailangan po bago kayo pumunta sa pag-aasawa o sa pagsasama is kailangan alamin niyo muna at kilalanin niyo muna yung bawat isa kasi apakahirap po nang nandoon na po sa sitwasyon na kayo po is nagsasama na po o kayo po is isang mag-asawa. Napakarami po talagang dahilan, napakaraming problema pagdadaanan ng isang mag-asawa po talaga. Nandiyan po lahat ng pagsubok. Susubukin po kasi kayo hanggang saan po kayo at kung kaya niyo po itong lagpasan na hindi mauwi sa hiwalayan po yung pagsasama ninyo. Meron po kasi dyan naghihiwalay ng ilang taon pero at the end sila pa rin po yung nagkasama hanggang sa huli ng pagtanda nila. Meron naman po kasi dyan na naghihiwalay yan pero mataas po yung pride kasi ng isa kaya hindi po sila nagkakasundo at hindi po naaayos ang problema nila. Iba-iba po talaga, napakarami talagang po dahilan. Kaya para po sa nang hingi sa akin ng advice sa'yo, Kuya Ronald, isipin niyo pong mabuti. Baka po may mayroon kayong pagkukulang, may pagkakamali kayo, may nagawa kayong kasalanan. Kung bakit po umalis ang asawa niyo at ipinagpalit kayo sa iba o iniwan kayo, huwag po niyo isipin na kung sakali man matuloy na po yung paghihiwalayan ninyo is ito na po yung huli o katapusan na po ng mundo ninyo. Maaari pong pagsubok po yan sa inyo o sa inyong mag-asawa. Pero kung meron po kayong anak at nasa inyo po yung anak nyo, intindihin nyo na lang po yun. Unahin nyo po sila. Huwag po kayo munang mawawalan ng pag-asa o kakahinaan ng loob. Kailangan po kasi sumingi kayo ng tulong kung paano nyo po marurusubuhan yung relationship nyo, lalo na po kay God.